So ano nakakalam po ay near-sight natin yung Ligonier statement on Christology. Pero ngayon, basahin lang natin yung last paragraph. Okay? So nandiyan na ba? Okay. So sabay-sabay po tayo. Siya ang ating propeta, pari at hari. Itinatayo ang kanyang iglesia, namamagitan para sa atin at namamahala sa lahat ng bagay. Si Jesucristo ang Panginoon, purihin natin ang banal niyang pangalan, magpakailanman. Amen. So, except last week, nung sa sermon ni Pastor Ariel, ay nagkaroon tayo ng pag-aaral sa Solus Christus. At ang pinag-aaral na po natin ay yung tatlong offices ng Panginoong Jesus. Yung kanyang pagiging prophet, priest, and king. So natapos na natin yung prophet and then priest two weeks ago. And then last week sa sermon ni Pastor Ariel, actually parang Solus Christus din. And kasi si Kristo lang din talaga yung laman ng kanyang pangangaral. At lahat naman talaga ng preachers, dapat si Jesus yung laman ng kanilang pangangaral. Tulad ng sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 2 verse 2, that I resolve to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. So Solus Christus yung passion ni Apostol Pablo. And then last week, through Pastor Ariel, salamat sa Panginoon, ay narinig natin yung implication ng pagiging Diyos ni Jesus, Jesus as God, Jesus Savior, and Jesus as Lord. Okay? So, parang ganun din ginagawa natin. Christ as Prophet, Christ as Priest, and then ngayon, pag-aaralan natin ay Christ as King. So, ang gagawin po natin ngayon ay hindi ako mag-focus sa isang text lang. Mabaya, babasahin natin yung Hebrews chapter 1. Pero, ang dami kong mababanggit na talata sa Biblia na wala tayong time na walang buklatin, and wala din yan sa screen natin. But for you to just really listen carefully at evaluate ninyo kung ang napapakinggan ninyo ay nanggagaling sa salita ng Diyos. Kasi yun naman yung unang sola na napag-usapan natin, sola scriptura, last August, na lahat ng pinag-aaralan natin, yung ating final authority na dapat nating paniwalaan at sundin ay ang salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. And then, so yung sermon series po natin ngayon is part of a bigger series na five solas. Ito yung five solas of the Reformation. Na inaalala natin ngayon yung 500 years ng Protestant Reformation. Itong five solas, ito yung five foundational doctrines ng Christianity. Na dito nakasalalay yung mensahe ng Ebanghelyo na ating pinaniniwalaan at ipinapangaral sa iba. If we really want to go deeper into the gospel, ay kailangan na talagang tingnan nating mabuti kung ano-ano itong mga five solas na ito. And then, so beginning next week, pag-usapan naman natin sola gratia by grace alone. And then sa November ay sola fide through faith alone. And then sa December ay soli deo gloria, for the glory of God alone. So, Latin yung ginagamit natin. Alam din natin yung English. Ngayon naman ay gusto kong i-summarize in Tagalog. So, in one sentence, ito po yung summary ng ating sermon series. Na yung ating kaligtasan ay, yung basehan ng ating kaligtasan ay nakasulat sa salita ng Diyos. At ito yung ating dapat paniwalaan at sundin. Ang kaligtasan natin ay sa pamamagitan lang ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo lang, at lahat ng ito ay para lang sa kaluwalhatian ng Diyos. So that's our sermon series hanggang December. Okay? So ngayon, titingnan natin yung panghuli dun sa pinag-aaralan natin sa Solus Christus. Okay? So yung mga nakaraan, short review. Yung unang pinag-aralan natin sa Solus Christus, yung part 1, Christ as a prophet. So, natatandaan ninyo anong function ng prophet? Yung prophet ay siya yung kinatawan ng Diyos para magsalita ng kanyang salita o yung kanyang mensahe, yung kanyang kalooban sa ating mga tao. And then, sumunod doon ay pinag-usapan natin yung pagiging priest ng Panginoong Jesus. Na yung priest,
yung kinatawan naman natin para tayo ay ilapit sa Diyos. Sila yung nag-offer ng sacrifices, sila yung nag-offer ng prayers, at nagli-lead sa atin sa pagsamba sa Panginoon. And then yung function ng King, siya yung namamahala sa atin, kinatawan ng Diyos, para yung Diyos namamahala sa atin through kings. And then lahat ng ito, prophet, priest, and king, ay anino lang o sumasalamin sa pagdating ni Jesus na siya yung final and ultimate prophet, siya yung great high priest, siya yung ating King of Kings. Na sa pagparito ng Panginoong Jesus ay nagsalita ang Diyos sa atin, ipinahayag niya kung sino ang Diyos sa atin. Sa pagparito ng Panginoong Jesus, namuhay siya na matuwid, namatay sa krus para sa atin, He is our great high priest para tayo ay mailapit sa Diyos. At tayong mga Kristiyano ngayon na kumikilala sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas, si Jesucristo ang namamahala sa buhay natin, si Jesucristo ang namamahala sa iglesia natin, si Jesucristo ang namamahala sa lahat-lahat. So yun po yung pag-aaralan natin ngayon. Christ as King. So, malinaw na malinaw po yan, yung tatlo na yon, prophet, priest, and king, na nakasulat sa Hebrews chapter 1. Kaya pinabuksan ko po sa inyo. Tingnan po ninyo yung verse 2. Hebrews chapter 1, verse 2. Nitong mga huling araw, nangusap siya sa atin, ang Diyos, sa pamamagitan ng kanyang anak, Christ as a prophet. And verse 3, sa kanya makikita ang nagniningning na kadakilaan ng Diyos, at kung ano ang Diyos ay ganun din siya. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng makapangyarihan niyang salita. So Christ as prophet. Matapos niya tayong linisin sa ating mga kasalanan, Christ as our high priest. Umupo siya sa kanan na makapangyarihang Diyos doon sa langit. So ang Panginoon Jesucristo na parito, Diyos na nagkatawang tao, namuhay na matuwid, namatay sa krus para sa atin, inilibing, muling nabuhay, umakyat sa langit at naupo sa kanang kamay ng Diyos. At siya ngayon ang namamahala at nagahari sa buhay natin, and He will stay as our King forever and ever. Mahalaga pong pag-aralan natin ito kasi so ito lang po yung flow ng sermon natin ngayon. Na kailangan ma-realize natin, number one, na we need a king. We desperately need a king. At katulad ng sinabi ni James Boyce na pinag-aralan natin sa kanyang pagiging prophet, priest, and king, na wala na tayong ibang may hanap pa na propeta na magsasalita ng salita ng Diyos sa atin maliban kay Kristo. Wala na tayong mahanap na iba pang priest na mamamagitan sa atin at magbabalik ng relasyon natin sa Diyos maliban kay Kristo. Wala na tayong mahanap na ibang king na siyang mamamahala, kokontrol sa pag-iisip natin at sa pamumuhay natin maliban kay Kristo. Jesus is everything for us, and yun yung nakasulat sa gospel. So, yung first point ng sermon natin, we need a king. So, baka mas maganda na sabihin natin, we desperately need a king. Sa simula't simula pa ng kwento ng Bible, pagbukas mo pa lang sa Bible, maubasa mo na kung paano makita natin na tayong mga tao, lalaki at babae, bata, matanda, we are all so messed up. Kasi nilikha tayo ng Diyos in the image of God. Alam niyo kung ano ibig sabihin ng image na yon? Sa panahon ng itong mga Israelita doon sa ancient Near East, nung panahon na sinulat ito ni Moises, karaniwan yung mga kings, nagsaset up sila ng mga images sa iba't ibang bayan, iba't ibang syudad, para kapag nakikita ng mga tao yung image na yon ng king, ay makita nila kung sino ang hari sa kanilang bayan, kung sino yung hari sa kanilang bansa. Yung image na yon, hindi yun yung king. Yun yung image or representative ng king. So, ganun din sa atin. Nilikha tayo ng Diyos na in a way para tayong mga kings and queens, pero hindi tayo yung king. Tayo ay image of the king. Na dapat nasa ilalim tayo ng Diyos na hari, dapat siya yung sinusunod natin, dapat siya yung pinapakilala natin sa iba. Pero pagdating pa lang ng chapter 3 ng Genesis, kitang-kita na kay Adan at Eva yung reflection ng kasalanan din ng bawat isa sa atin.
na sa halip na ang Diyos yung kilalanin natin at ipakilalang hari sa ibang mga tao, we take that role for ourselves. Gusto natin tayo ang nasusunod. Gusto natin tayo ang magsasabi kung anong tama at kung ano ang mali. Kung ano ang mabuti at kung ano ang masama. Yan yung ginawa ni Adan at ni Eva nung pinili nilang kainin yung bunga ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Nagrebelde sila sa Diyos, nagrebelde tayo sa paghahari ng Diyos. At kapag tayo nagrebelde sa paghahari ng Diyos, yung bang, when we declare independence from God, alam ninyo nangyayari? We become slaves. Di ba it's very ironic? Kapag nagde-declare tayo na gusto kong maging malaya sa paghahari ng Diyos, doon tayo nagiging alipin. You just, tingnan ninyo yung history ng Israel. Nung naalipin sila for 430 years sa Egypt, di ba? Under Pharaoh, the king of Egypt. Ano nangyayari? Ano nangyayari sa kanila? Walang nangyayari na mabuti sa buhay nila. Kasi kung akala kasi natin, pag tayong namamahala, parang gusto natin tayong may control sa buhay natin. Pero napakabuti ng Diyos, gusto niyang palayain tayo doon sa pagkakaalipin na yon. So pinadala niya, sino? Si Moises. Actually, si Moises, ang character sa Old Testament na pinakamalapit doon sa role ni Jesus as prophet, priest, and king. So parang si Moses na nagsiserve sa kanila as prophet, as priest, and as king sa bansang Israel. So ginamit ang Diyos si Moises, pinalaya sila from Egypt. Nahati yung dagat, nakalaya sila, tinalo ng Diyos lahat ng kanilang mga kaaway. And then pagdating dun sa Mount Sinai, for one year, nandun sila nagkampo, binigay ng Diyos sa kanila yung 10 utos, yung 10 commandments, na naglalaman ng kalooban ng hari para sa kanila. Because God is creating a new people na ito yung kanyang magiging kingdom of priests. Sabi sa Exodus chapter 19 verse 6. At pinagawa sila ng tabernacle. Naalala niyo yung tabernacle? Na yung sa tabernacle na yun, meron dalawang kwartong doon sa tent na yon. Yung holy place at yung sa kaduluduluhan ay yung most holy place. Tapos merong isang napakahalagang furniture doon sa loob ng most holy place. At yun yung tinatawag na Ark of the Covenant. Isang kahon na nakalagay sa loob, yung tipak ng bato na nakasulat yung Ten Commandments. Merong kerubim dun sa taas na parang yung kwanto na yon ay yung dun bumababa yung holy presence of God na nagpapakilala sa mga tao who is the true King of Israel. Na yung Ark of the Covenant, yun yung nagsisilbi na kanilang na trono ng Diyos. At sinasabi sa mga tao, yes, I want to be with you, but I must be king over you. Ako ang masusunod. Pero katulad din ni Adan at Eva, ang ginawa din ng Israel ay nagrebelde sa Diyos. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. At ito yung paulit-ulit na nangyayari sa kanilang kasaysayan. Nakapasok na sila sa Promised Land. Wala na si Moises, ang pumalit si Joshua. Pagpasok nila doon sa Promised Land, binigay ng Diyos sa kanila yung lupain na yun para maging kingdom ng Panginoon, through Israel. Tapos, when you read, nung namatay na si Joshua, pasok yung story sa Judges. Sobrang depressing yung mga sunod-sunod na story sa Book of Judges. Pagpuntan mo sa last 4 or 5 chapters, meron dong 3, 4, 5 beses na nakalagay, in those days, there was no king in Israel and everyone was doing what was right in their own eyes. Kapag walang hari, merong hari, pero walang kinikilalang hari, ginagawa natin kung ano yung mabuti sa paningin natin. Ginagawa natin kung ano yung gusto natin. At kung ginagawa natin ang gusto natin, nagkakaloko-loko ang nangyayari sa buhay natin. Right? Based on experience, sa buhay natin, sa pamilya natin, sa bansa natin, sa mundo natin, kapag hindi kinikilala ang Diyos na hari, walang nangyayari na mabuti. Wala. So, andun yung desire natin, and we're hoping na, yes, gusto natin na tayo maghari, pero deep inside us, naghahanap pa rin tayo ng authority sa buhay natin. Like, mula mga bata pa lang, di ba? Naghahanap na yan ng
ng authority ng parents na magbibigay ng guidance at direction sa buhay nila. And when you come to church, di ba, pumunta ka sa church, naghahanap ka ng authority na yun yung papakinggan mo, yun yung susundin mo. Kaya may mga tao na umaalis sa church kasi nadidisappoint sila doon sa pastor o doon sa mga leaders o doon sa iba sa mga members kasi yung hinahanap nila ay hindi nila nakikita. And ganun din sa bansa natin. Ang taas, sobrang taas ng expectation ang inilalagay natin sa ating presidente at sa gobyerno. Diba? Ang daming umaasa sa kanila, sa kanya. And then, ang dami din na nadidisappoint kapag hindi nakikita yung klase ng pamamahala na magdadala sa bansa natin sa tamang direksyon. And ganun na nangyayari. When we look at other kings other than God, we become discouraged, we become disappointed, they failed us, and may mga times na we become impatient, we become angry. So nitong mga nakalang linggo, I got so discouraged. Kasi there, yung bang, for 8 years na role ko as a pastor, I am praying, Lord, you just raise up more leaders at church. We have a vision, we have a mission na kailangan pagtulong-tulungan para maabot. And then, when you observe closely, may mga times and even recently, meron ako mga hinahanap na tao na nasaan na itong mga leaders natin na sinanay? Nasaan na yung dati na mga active sa ministry na yung bang, I'm expecting so much from them. So, yung iba sa kanila, it's not their fault. Yung iba sa kanila, mayroong mga unwilling to commit. Pero mayroong mga willing to commit na mga leaders, pero hindi pa sila able na makapag-serve sa ganung role. O kaya kung willing sila, able sila, pero some of them are not available to commit. So, I got so discouraged. And may mga times na na-miss ko yung ang daming members, ang daming leaders pa rin ng church na sobrang hardworking, sobrang committed sa church. Pero kapag nakikita ko yung mga tao na I put so much expectation, they've failed dun sa in-expect ko sa kanila, I got so discouraged. And then yung time na sinabi sa akin, Lord, you know why you are so discouraged? Kasi tumitingin ka sa kanila. You look at me, I am king of this church. I am lord of this church. At yun ang naging malaking encouragement sa akin. So ganun din yung nangyari sa Israel. Diba naganap sila ng hari? Lumapit sila kay Samuel, ang sabi, give us a king, katulad ng mga bansa. And then, nagalit ang Diyos na sa kanila kasi they rejected God as king over them. Pero pinagbigyan pa rin sila ng Diyos. Binigay sa kanila si Haring Saul. And then pagkatapos si Haring Saul, they end up as a disappointment. And then sumunod si King David, a man after God's own heart. Pagkatapos niya, may iba pang mga hari. Pero wala nang ibang mga hari sa Israel or sa Judah na naghari na katulad ni King David. Kaya andun yung longing nila. Andun yung umaasa sila. Andun yung pangako ng Diyos na merong darating na hari na katulad ni David and even better than King David. At yung hari na ito will rule over them forever. Yung hari na ito won't ever fail them. Yung hari na ito won't ever disappoint them. Yung hari na ito ay perfectly qualified to be king over them. Yung hari na ito ay ibang-iba sa ibang mga hari na nagdaan. He is our only hope and His name is Jesus. So, yun pong pangalawa na gusto ko pong i-point out sa inyo. So, we need a king. And then, pangalawa, yung kailangan natin na hari na yon, only Jesus is qualified to be our king. Only Jesus. Yun ang ibig sabihin ng Solus Christus. Only Jesus is qualified to be our king. Kasi kailangan natin ng king na both powerful and kind. Hindi pwedeng yung king ay kind lang, yung mabait lang. Gusto ko na mapabuti kayo, gusto ko na maging maganda yung kalagayan ninyo, pero he's powerless na ibigay sa atin kung ano yung kailangan natin. Diba, si Daniel, yung anak ko, ay nahihilig sa chess. Diba sa chess,
ay merong mga yung mga pieces yan, merong rook, merong bishop, merong knight, merong queen, merong king. And then ngayon ko lang na observe, bakit yung king sa chess is very powerless at lahat ng mga ibang pieces dun sa chess ang nagtutulong-tulong to protect yung king na yon. We don't need that kind of king na walang kapangyarihan to protect us and to provide for us. And then, hindi pwede na yung king ay powerful lang at hindi kind. Bakit? Alam natin experience na yan. Some of you grew up sa isang family na yung father ninyo ay very dominant, very abusive, sobrang mag-exert ng authority, pero wala yung love, wala yung kindness, wala yung gentleness. And then we experience that. Nung nagkaroon tayo ng presidente o yung na naging diktador na talagang in-exert yung power for so many years, pero he became so cruel and walang mercy sa mga tao. Buti na lang, we have a King in Jesus who is both powerful and kind. Siya lang yung qualified. And He alone is deserving of worship. He deserves worship. Pagkapanganak pa lang sa Kanya, merong mga wise men from the East ang naghanap at nagsabi na, "Where is He who has been born King of the Jews? Nasaan? For we have come to worship Him." And then nung meron ng mga disciples ng Panginoon, like si Nathaniel, nung nakita siya na siya talaga yung hari, siya talaga yung pinadala ng Diyos, ang sabi niya, "You are Jesus of Nazareth. You are the Son of God. You are the King of Israel." And then nung at the end of Jesus' life and ministry, yung last week niya, yung pagpasok niya sa Jerusalem, nakasakay siya sa isang donkey. And then, kinote sa Matthew 21, na yon ay katuparan ng prophecy sa Zechariah. Tapos yung sabi ng mga tao, sinasalubong siya ng palaspas. Tapos ang sabi, "Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Peace in the heavens and glory in the highest." Tapos sabi ng mga Pharisees kay Jesus na, "Itong mga disciples mo, nagsisigawang patahimikin mo sila." Ang sabi ni Jesus, kung tatahimik sila, kahit itong mga bato ay sisigaw at magpupuri sa akin. So we have a King worthy of worship. Not just our worship, but yung worship of all creation. Pero nung dumating si Jesus, hindi niya ibinigay sa sarili niya yung title as King. Hindi niya sinabi sa mga tao na tawagin niyo ako na King. Hindi niya sinabi sa mga tao na bow down to me as King. Alam niyo kung bakit? Kasi nung unang pagdating ni Jesus, yung kingdom niya ay primarily spiritual. So He reigns spiritually sa puso ng mga tao na kikilala sa Kanya bilang Panginoon at Tagapagligtas. Kasi itong mga Hudyo, under sila ng Roman Empire, so naghahanap sila ng isang Messiah na isang political Messiah. Yung bang, kailangan namin ng isang hari na magpapatalsik ito sa mga abusadong Romano na ito. Yun ang inahanap nila. Pero pagdating ni Jesus, pag-arap niya sa mga tao, ano yung first message niya sa kanila? Di ba sabi niya, "The kingdom of heaven is at hand. Repent and believe in the gospel." So yun yung mission niya, proclaiming the gospel of the kingdom of God. Ah, hindi lang naman siguro yun ang mission niya, Pastor. Kasi nagpapakain siya ng libo-libo. Di ba? Nagpapagaling siya ng may sakit. Pinapagaling niya yung mga ketongin, yung mga paralitiko. Nagpapalaya siya ng mga demonyo. Di ba? Gumagawa siya ng mga himala. Alam niyo kung bakit ginagawa ng Panginoong Jesus yun? To demonstrate the reality of the kingdom sa pagdating niya. Dumating na ang hari, si Jesus ang hari, dumating na ang kaharian ng Diyos. Kaya sabi niya sa mga Pharisees na hindi naniniwala sa kanya, at nagsasabi pa na may sa demonyo yata, parang inaakusahan pa siya na may sa demonyo siya. Pero sabi niya, "Nakita ninyo na nagpapalayas ako ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, ito ay nagpapatunay na dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. The kingdom of God has come upon you dahil dumating na ang Panginoong Jesucristo." Kaso pag dating sa dulo ng buhay niya, humarap siya kay Pilato,
Tapos tinanong siya ni Pilato, anong tinanong ni Pilato sa kanya? Are you the king of the Jews? Sabi ni Jesus sa kanya, my kingdom is not of this world. Ang aking kaharian ay wala sa mundong ito. Ang paghahari ni Jesus ay ibang iba sa pagbahari ng mga taong namamahala sa atin. Bakit ibang iba? Ito yung pangatlong katangian na gusto ko ipakita sa inyo. Because Jesus, our King Jesus, is gentle and lowly. Our King Jesus is gentle and lowly. Pumasok siya sa Jerusalem, hindi siya nakasakay sa kabayong pandigma. Nakasakay siya sa isang asno or sa isang donkey. And it's a fulfillment of prophecy ni Zechariah, sa Zechariah chapter 9, verse 9. Na sinabi doon na, behold, your king is coming to you, humble and seated on a donkey. Yes, can you imagine na meron tayong Diyos? He's the King of Kings, He's the Lord of Lords, pero nagpakababa siya. At ibang-iba yung kanyang paghahari. Bakit? Because unlike kings, other kings who rule by killing people, si Jesus ay naparito to reign over us by dying for His people. Sobrang ibinaba niya yung kanyang sarili to the point na ang Diyos nagkatawang tao at nag-anyong parang isang alipin. Sabi ni Paul sa Philippians chapter 2, verse 6 to 8. Ibinaba niya ng todo-todo yung kanyang sarili at siya ay ipinako at pinatay sa krus na parang isang kriminal. Our King humbled Himself to the point of death, even death on a cross. Pero, dahil doon, anong ginawa ng Diyos? Jesus now has authority over all things. He has now authority over all things. Kung napakinggan niyo yung binasa natin kanina sa Philippians chapter 2, verses 9 to 11, therefore, God has highly exalted Him and gave Him the name that is above every name. That at the name of Jesus, every knee shall bow in heaven and on earth and under the earth. And every tongue confess that Jesus is Lord to the glory of God the Father. Namatay siya, yes. Pero sa ikatlong araw, muli siyang nabuhay. Bago siya umakyat sa langit, anong sabi niya sa mga disciples niya? All authority in heaven and on earth has been given to me. Go and make disciples of all nations. Kapag nagdi-disciple tayo, kapag nag-share tayo ng gospel, we are representing the King who has authority over all things. And then, umakyat siya sa langit, naupo siya sa kanang kamay ng Diyos, and He has authority over everything. Over everything. Lahat ng tao, lahat ng bansa, lahat ng kapangyarihan, lahat ng, even the spiritual world, lahat ng mga anghel, lahat ng mga demonyo, kahit si Satanas, He has authority over everything. He has authority over everything in the church. He has authority over everything in all creation. And we are worshiping. Kapag pumunta tayo every Sunday dito sa church, we are worshiping Him who has authority over everything. Pero, parang hindi natin nakikita ngayon yun. Ang daming injustices, ang daming patayan, ang daming kaguluhan sa society natin, ang daming nag-aaway-away sa mga pamilya, and even sa loob ng church, ang dami-dami nag-aaway at nag... Ang daming mga tao na hanggang ngayon hindi pa rin naniniwala sa Panginoong Jesus. Parang, is Jesus reigning even now? Yes. Yes, hindi natin nakikita visibly sa lahat ng aspeto ng buhay natin o sa society natin. Pero one day,
one day, yung authority niya as king will be fully realized. Jesus will return in glory and he will reign over everything forever and ever. Sabi ng high priest kay Jesus nung siya inililitis bago siya ipakos sa krus, sabi ng high priest sa kanya na, ikaw ba ang Kristo? Ikaw ba yung haring tagapagligtas na dating? Are you the Son of God? And sabi ni Jesus, yes, you have said so. Sabi mo, at balang araw makikita mo na ako, na anak ng tao, ay bumabalik at sakay-sakay, dala-dala ng ulam, and makikita mo ako na nakaupo sa kanang kamay ng Diyos na makapangyarihan. And at that point, pinunit ng high priest yung dami niya, sinabing blasphemy yung kanyang sinasabi. Pagkat inaangkin niya na siya yung katuparan na sinasabi sa mga propesiya na anak ng tao, he is the King of Kings, he is the Lord of Lords, na babalik. And he will return. And he will reign forever and ever. Bago pa lang siya ipagbuntis ni Maria, di ba sabi nung angel kay Mary na his kingdom, he will rule over the tribe of Jacob, the people of Jacob, forever and ever, and his kingdom will be forever and ever. Nung pumasok siya sa Jerusalem, saan siya nakasakay? Donkey. Sa kanyang muling pagbabalik, nakasakay na siya sa puting kabayo na pandigma. And with all power, with all authority. And on his robe, on his tie, sabi sa Revelation 19, ang nakasulat na pangalan niya, King of Kings and Lord of Lords. That's good news para sa atin. Pero sa mga tao na hanggang ngayon ay hindi kumikilala sa kanya na Panginoon at Hari, that's terribly bad news. Para sa inyo na hanggang ngayon, nagsisimba kayo dito, nakikinig kayo ng salita ng Panginoon, pero hanggang ngayon, kayo pa rin ang hari ng buhay ninyo, kayo pa rin ang nasusunod, and you are not yet under King Jesus, nakakatakot yung araw na yun para sa inyo. And I'm giving you a warning. Pero for us who live our lives for King Jesus, that's good news. Kahit gaano ka gulo ang nangyayari sa buhay ninyo ngayon, kahit gaano kahirap yung na-experience niyo sa buhay ngayon, kahit na-experience niyo yung mga injustices, yung mga kalokohan ng mga tao na ginagawa sa inyo, yung hope natin, one day, babalik siya and is King of Kings and Lord of Lords. Lahat ng mali, itatama niya. Lahat ng kasamaan, buburay niya. Lahat ng kaguluhan, papayapain niya. He is our King of Kings and Lord of Lords. So, we need a king. Sino lang yung qualified na yon to be our king? Hindi tayo, hindi yung ibang tao. Only Jesus is qualified to be our king. So ano ngayon dapat yung response natin? We must live our lives only for King Jesus. Hindi for King Jesus and money. Hindi for King Jesus and her or him. Hindi for King Jesus and career. Hindi for King Jesus and ambition. We must live our lives only for King Jesus. Kung si Jesus ang lahat-lahat sa buhay natin, kung yung kanyang kaharian ay katulad na sinasabi niya sa Matthew 13:44 na parang isang kayamanan na nakabaon sa lupa at masaya mong ipagpapalit ang lahat sa buhay mo, makamtan mo lang yung kayamanan na yon. We must live our lives only for King Jesus. Una, ibig sabihin ito, with expectation. With expectation, nababalik siya. Iba sabi sa Titus 2:13, we look forward with hope sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. And yung question ko sa inyo, are you looking forward with hope? Nasasabik ka ba sa pagbabalik ng Panginoong Jesus? O, meron ka pang ibang bagay na mas kinasasabikan maliban sa Panginoong Jesucristo? At ang pangalawa,
It means representation. We represent King Jesus sa buhay natin. Diba sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 9, ano sabi doon? For you are a chosen race, a royal priesthood. Priesthood? Hindi lang priesthood. Royal priesthood. Kingly priesthood. A priesthood of kings and queens representing King Jesus. A holy nation. A people belonging to God. That you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His wonderful light. We have a king na namatay para sa atin, hinango tayo sa kadiliman at inilagay sa kaliwanagan, hinango sa kamatayan at binigyan ng buhay. Ang question sa atin, are we proclaiming sa mga tao that Jesus is our king? Naririnig ba sa atin kung sino si Jesus? Naririnig ba sa atin kung ano yung kadakilaan ng Panginoong Jesus? Naririnig ba sa atin kung ano ang kanyang mga gandang ginawa para sa atin? Sinasabi natin si Jesus ang bida ng buhay natin, ibinibida ba natin siya sa iba? Sinasabi natin siya ang nasa sentro ng kwento ng buhay natin, ikinukwento ba natin siya sa iba? So, we must live our lives with expectation sa kanyang pagkabaling. By representation, we represent King Jesus. We are the image of Jesus dito sa mundong ito. Pero, hindi maririnig sa atin, hindi makikita sa atin na si Jesus ang hari ng buhay natin if we do not live our lives in submission to King Jesus. Lahat ba sa buhay natin ay nakapailalim sa paghahari ng Panginoong Jesus? Kapag sinabi kong lahat-lahat, ang ibig sabihin, lahat-lahat. Yung relasyon natin sa asawa natin, nakapailalim ba sa pamamahala ng Panginoong Jesus? Yung pagkapalaki natin sa anak natin, yung pagsunod ninyo sa iyong mga magulang, yung buhay pamilya ninyo, yung pakikipagkapit bahay ninyo, yung pagtrato ninyo sa inyong kaaway, yung klase ng pagkatrabaho ninyo o pagninegosyo, yung klase ng pag-aaral ninyo sa eskwelahan, yung klase ng paggastos na yung paggamit ninyo, paggastos ninyo sa pera na ipinagkatiwala sa inyo ng Panginoon, yung pagsasalita ninyo, yung pag-asta ninyo, yung pag-uugali ninyo, yung paggamit ninyo ng social media, lahat ba yon ay nakapailalim sa pamamahala ng Panginoon at hari ng buhay natin na si Jesu Cristo. We must live our lives only for King Jesus. So anong pinag-aralan natin ngayon? We need a king. Lahat tayo. Without exception. And then pangalawa, only Jesus is qualified to be our king. Solus Christus. And then, paano tayo mamumuhay? We must live our lives only for King Jesus. So Jesus is our prophet, He is our priest, He is our king. He is everything for us. So to end our sermon series sa Solus Christus, gusto ko lang i-quote yung sinabi ni John Calvin sa kanyang Institutes. Sinulat niya to sa Latin. Hindi ko babasahin yung Latin. Okay? Translate ito sa English. Hindi ko rin babasahin sa inyo yung English. I-try kong i-translate sa Tagalog. Makinig po kayo mabuti. Kung titingnan natin ang kabuuan ng kaligtasang tinanggap natin, bawat isang bahagi nito ay matatagpuan kay Kristo lang. Kaya dapat na mag-ingat tayo na baka sumalok pa tayo ng kahit kaunting patak sa iba, maliban kay Kristo. Kung kaligtasan ang hanap natin sa pangalan ni Jesus mismo, yun ang nagtuturo sa atin na sa Kanya lang natin ito matatagpuan. Kung iba pang kaloob ng Espiritu ang hanap natin, matatagpuan natin ito kay Jesus na hinirang ng Espiritu sa Kanyang pagparito. Kung lakas ang hanap natin, matatagpuan natin sa paghahari ni Kristo. Kung kalinisan, simula pa lang sa sinapupunan ng Kanyang Ina, banayad na yung kanyang kalinisan.
kung kaamuan, kitang-kita ito sa kanyang kapanganakan, na sa lahat ng aspeto siya ay naging tulad natin para matutunan natin niyang madama yung sakit na dala natin. Yung pagtubos sa pagabayad sa kasalanan na hinahanap natin, kitang-kita sa ginawa niyang sakripisyo sa krus. Kung kapatawaran, nasa paghatol sa kanya nang siya'y parusahan. Kung kalayaan mula sa sumpa, ibinigay ng dali niya yung kanyang krus para sa atin. Nahugasan tayo, nilinis sa pamagitan ng kanyang dugo. Para mabalik tayo sa Diyos, pumasok siya sa libingan ng mga patay. Para mapagtagumpayan ang ating mga kasalanan, dapat nating malamang inilibing na ang ating mga kasalanan nang si Jesus ay inilibing. At ang bagong buhay, daladala ng kanyang muling pagkabuhay, kasama na yung buhay na walang hanggan. At kung gusto nating matanggap yung mana sa kaharian ng langit, ang pagbabalik niya sa langit ang naging garantiyang tatanggapin natin ito. Kasama na yung proteksyon, pag-iingat, pag-iligtas, at lahat-lahat na nag-uumapaw na pagpapala ng Diyos. Lahat ito ay dumadaloy sa kanyang trono bilang hari. Ito ang buod ng lahat ng ito. Para sa lahat sa atin na naghahanap ng nakatagong kayamanang ito na punong-puno ng lahat ng klase ng pagpapala, hindi mo yan matatagpuan sa iba, sa ibang bagay, sa ibang tao, maliban kay Kristo. Dahil lahat ng yan ay binigay kay Kristo, at matatagpuan lang kay Kristo, matatanggap lang kay Kristo, wala nang iba. Yun ang ibig sabihin ng Solus Christus, in Christ alone. Next week, ang titignan naman natin at titikman ay yung sola gratia.